What's up mga tropo, ito naman ako para sa aking bagong video. And in this video, ipapakita ko sa inyo yung aking approach or ang aking script para sa paggawa ko ng bisection function gamit ang MATLAB. Ready ka na? Okay, let's do this! Roll the intro! Bago tayo magsimula, kailangan natin mag-set ng objectives sa script natin para mayroon tayong direksyon. So sa akin, meron akong tatlong objectives na kailangan ma-meet. Una-una, dapat user-friendly. Now, meron napaka-subjective ng user-friendly kasi pwedeng yung user-friendly sa akin ay hindi user-friendly sa inyo. So for reference lang naman. Pangalawa, dapat tama yung makukuhang values. So nga naman, gumawa tayo ng script tapos sabla yung sagot, edi para useless din eh. No. At pangatlo, dapat may pakita ang tabulated values. O yung nakatable, kasi madalas yan ang hinahanap ng mga prof eh. Bigay mo yung values nito na nakatable. So, yun yung pinaka-dulong goal. Now, let's start. Okay. So, para ma-satisfy ko yung first condition, para sa akin, mas mainam na gamitin ko ang input function ng MATLAB. Ano ba yung input function? Sa mga hindi kakaalam, ang input function makes you do this. But it allows you to input a value at hindi uusad yung program hanggat di mo nalalagay yung hinahanap niyang value. So, win-win situation yun. Kasi sa side ko, mas madali para sa akin gumawa ng program if input function yung gagamitin ko sa aking script. Sa end user naman, at least masisigurado na nakapag-encode muna siya ng function bago mag-start yung computations. Kasi baka makalimutan, mag-error. Ah, makikita nyo later pag natapos na yung buong script natin. So we will have 4 input functions. Yung pinakauna ay para sa equation. So gusto ko muna yung user, mag-type muna siya ng equation. Yung pangalawa, yung para naman sa lower value, yung lower guess natin, o yung x, l, or x sa left side ng function. Pangatlo is yung pangalawang guess natin, yung mas mataas, o yun nasa x right. Kaya pinangalanan ko siyang xr. Yung pinakahuli is yung ilan ba yung allowable error natin. Okay? Now, in this video, naka-default yung answer ko sa 17 decimal places. Yun ang pinili ko para kamukha ng calculator. O almost kamukha sa calculator. Now, kung gusto niyo maging mas hindi masunod yun, okay lang naman. Kanya-kanya diskarte lang eh. Gabay lang naman itong ginagawa ko. Sa mga hindi pa familiar sa methods, or if hindi niyo pa napapanood yung video ko sa bisection method, yun muna para makarelate kayo sa sinasabi ko. Pero kung may idea na kayo sa topic, sige, patuloy lang natin. Kailangan ko muna masigurado na yung hinahanap na root ay nasa pagitan ng dalawang initial guesses na ilalagay ng user. Paano ko masasiguradong nasa pagitan ng dalawang roots? Balikan yung lesson. May tinawag ako doong test function. Sa test function, ang mangyari, ipag-multiply ko yung y values o yung f of x values nila at titignan kung yung magiging resulta, yung product, is positive or negative. If it's negative, yes, it's confirmed. Nasa pagitan nila yung value. If it's positive, wala. Kaya ka naglagay ako dito ng conditional statement. Kapag daw greater than 0, yung nakuha kong value sa test, which speaking of, pinag-multiply ko yung f of x functions ng dalawang initial guesses, may lalabas na error message. Yes, ito yung error function. Maglalabas lang siya ng message, yung kulay pula, makikita niyo later, na mangyari, sinasabi na mali yung initial values. Yan lang. Nas dagdag ko lang, maiba ako. Yung gagamitin ko yung symbolic function, hindi ko nasabi to kanina. So, may nakita nyo, nalagay ko na symbolic function sa simula.
Sims X. Sa mga hindi familiar, si MATLAB, kapag naglalagay ka ng variables, gusto niya, dapat may katumbas siyang numerical value. Bawa, gusto ko ng y na variable, tatanong ni MATLAB, ano yung numerical value ni y? Kapag hindi mo nagawa yun, magkakaroon ka ng error message. Parang ganito. Ang problema sa program natin, kailangan talaga variable lang yung sa simula. Hindi pwede maglagay ng initial values. Kasi magbabago-bago nga yung values na yun, di ba? As the computation goes on. So, ano yung solution? Here. Tinatawag doon symbolic variable. Basically, sinasabi nito sa MATLAB na, okay, kalma ka lang MATLAB, variable to, magkakaroon siya numerical value later. Kalma ka lang. Kalino, Katagalog. At nakita naman siya dito sa test function. Dito, naglagay ako ng subs, f of x r. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, isa-substitute ko daw yung variables ng f, di ba, variable ay ilalagay dyan, sa numerical values na nilagay ko sa XR. So, halimbawa, if yung content o yung nilagay ng user kay F is X squared minus 2, at yung XR nilagay ng user is sabihin natin 2, magiging 2 squared minus 2. Same logic here. Papalitan yung variables ng F gamit ang numerical value ng XL. Very useful tool. Lalo na kapag gusto natin pag nag-iiba-iba yung mga values ng variables. Laking tulong ng symbolic variable, guys. Try nyo. So, let's proceed. Ngayong nalagay ko na yung sa side ng user interface, yung makikita na user, yung susunod na step na gagawin ko is yun namang computation. This is where the magic happens. Now, in this step, gagamitin ko yung while function. O, basically, sa mga hindi nakakalam, ang while function is basically nililoop niya yung commands. Tignan niyo mangyari. Ilagay ko muna yung command, ha? Now, tignan naman natin yung resulta ng function. So, yan. Ito yung sinasabi kong mangyayari. Hindi usad ang program hanggat hindi ako o hindi nag-encode yung user ng function na gusto niya ma-solve. So, type tayo. Gusto ko makuha yung root ng x cubed minus 3x plus 4. Initial estimate ko is negative 3. Yung higher is somewhere negative 1. At ang allowable error ko is around 0.001. Enter. Okay, may sagot na agad. Okay, ganun lang kasimple, tapos na. Gumagana na yung function natin. Check nyo, around negative 2.1958. Now, paano naman yung error? Tignan nyo susunod this line. Ulitin ko ulit, encode ang function. Lower, pinalitan ko yung lower values ko at ang higher values. And boom, nakita nyo? The root is not in between these two values. Please change at least 1. Ba't kulang ng 1? Oh my god, di ko napansin. Sorry. Pero nakita nyo yung error. At least it saves the user from further headaches. Mali lang daw yung hula mo. Palitan mo na lang. Rinse and repeat. Teka lang, palitan ko tong maling grammar. Kakaya. Okay, sinubukan ko ulit at this time, tama na yung grammar. Diyos ko, nakakaya sa user. Now, tapos na tayo dun sa unang kondisyon. Nakagawa na rin ako ng function. Yun na tayo sa huli. Kailangan nakatabulate yung values. So, para magawa ko yung table, gagamit ako ng display functions. Actually, dalawa. Display function at si printf function. So, parehas mo na. Ang pinagkaparehas ng display at ng fprint
printf function is para sila naglalabas na message. However, si display function, literal na message na yung kaya niya i-display, mga strings. Si fprintf ang makakagawa nun. Tingnan nyo. So, sa line 7, nilagay ko yung display function. Pagdating sa line 13, 14, at 15, fprintf ang nilagay ko. As you can see, naglagay ako dito ng percentage 15.17f. Napaliwanag ko lang. Ibig sabihin yan, nakikita niyo sa screen, yung 15 is yung laki ng mga values. Yung spaces between sa mga numbers. Yung 0.17 o yung 17f, sinasabi niyan is 17 decimal places. Now, nakita nyo yung naglagay ako ng Excel dito sa dulo. Ibig sabihin niyan, kung ano man yung value ng Excel, yun ang ipapakita ng fprintf. Ipapakita ngayon dito sa pagitan ng percent at ng kakaibang slash sign. Right-handed slash? Tama bang tawag ko? Sana tama. Sorry na lang kung mali. Pero yun yung gusto kong ipaliwanag kanina. Si fprintf pwede mag-display ng variables o pwedeng i-display yung numerical value ng mga variables. Si display function, hindi. Kung ano lang yung nakasulat sa kanya, yun mismo yung i-display niya. Papakita ka mamaya yung resulta. Okay, so resume na. Ginamit ko lang din yung function kanina. Tada! See what happened? Now, dito na yung gusto kong sabihin. Kung display function na ginamit ko dito sa mahabang table na to, hindi lalabas ng mga numbers. Kasi unang-una, nagbabago yung kanilang mga values. Hindi alam ng display function yun. Saka para sa kanya, kung ano yung nakasulat sa loob ng parenthesis, ilang ipapakita niya. At meron ako ditong negative 2.158 sa final answer. Pero ang pangit eh. Sabi ko 70 decimals. Ayaw ko magkaroon ng ganyan sa answer, ng ganyan nakasulat sa dulo. Teka lang, palitan ko lang guys ah. Well, for one thing, iusog ko na rin yung position ng XR, X-root, at ng XL. Kasi parang nasa bandang gilid sila, adjust ko lang. Okay, konting adjustment. And then, dun tayo sa answer. Now, itong naka-highlight, yan yung dahilan kung bakit may nakasulat na answer equals to something sa dulo. Siya yun. At kapag tinanggol ko siya, tignan niyo yung mangyayari. Tignan niyo yung mangyayari, ulit type ko ulit yung for code. Yung same equation lang, parang din magulo. Done. Nakita nyo? This time, tabulated values lang nilagay, nakasulat. Wala na yung answer is equal to something. Kaso, yun nga, hindi user-friendly na lumabas. Although, wala na yung answer, mas magandang tingnan para sa akin. Hindi naman alam ng user yung final answer. Nakakita lang siya ng table. So, ano gagawin ko? Ganito. Okay. Ilaglagay ako ng fprintf ulit. Nilagay ko siya dito sa lagpas ng while. Tingnan niyo mangyayari nang ginawa ko yan. Same equation ulit, walang kamatayan. Tada! And that is. At tingnan niyo, alam na rin ng user na yung root ng kanyang hinahanap is negative 2.19. Mas magandang tingnan para sa akin. Mas madali. And I think na-satisfy ko lahat ng kailangan dun sa initial conditions natin. Now, take note. Para lang sa akin to. Pwedeng mas maganda yun na sa isip nyo. Reference lang yung video ko at marami pang kailangang adjustments. Marami pang akong tingkon na overlook ng mga errors o conditions. So, kayo. Reference lang to. Maybe you could do something better. Pwedeng share nyo dito para sa mga iba pang nanonood para may idea rin sila. If you want more videos about MATLAB or gusto nyo gumawa ko ng tutorials para sa paggamit ng MATLAB, comment down below. Actually, gagawa rin naman ako pero unti-untiin ko lang. Okay? Sana nag-enjoy kayo. Kung may katanungan, tanong lang dito. Tapos ko na yung video. Yun lang. Peace.